Hello mga kabayan, dating gawi. So as usual, sa pangaraw-araw kailangan naming mag-grocery at enjoy naman sa Macy's dito kasi akalain nyo, napakamura pala dito yung mga bilihin, lalo na mga groceries. Sa probinsya kasi naman dito sa Laguna ay napakalapit din pala yung mga pabrika. Ay nakakatuwa si ating cashier kasi followers at subscribers din pala siya sa aming vlog. And then papansin ni Mrs. na yung mga tao dito ay accommodating, lalo na yung mga security guards. At syempre si Mrs. lalong natutuwa kasi sabi niya Bisaya din pala si ate at si Mrs. din ay Bisaya din kaya nagkakaintindihan sila. Lain mo si Mrs. binibisaya niya yung mga tao dito, Itagalog naman. Kaya sabi niya ang hirap pala naman ng sa Pilipinas, ang dami. Another day, another challenge. So dito kami sa PCO phase. Wow. Oh, guys, going to phase A main. Main office pa ni sir? Ay, main office tong phase A na to. Quarters. So hopefully ay walang problema, pero wala. Di pa pala naayos yung phase A. I mean, yung worship certificate, kaya ang aming next na pupunta na FPC. I hope I meet some nice officer today that helped me solve our problem. Yeah. So ayun na nga, ayon sa inasahan natin, ay pahirapan din ang mag-follow up ng mga papilis, lalo na yung mga may clerical error sa birth certificate. So mahaba-haba pa ang bubunuin sa mga follow up ng mga documents. Advantage din pala pag may kasamang bata kasi doon kami sa pinaka-priority sa train, sa MRT. Okay. Yeah. We will go now by train. So it was electric bike. Priority daw tayo, priority. Here, my love, here. We have explained. Yeah, we have priority. No, oh, they're wrong. Yeah. No, there ba? Oh, see? Ay, shout out kay ma'am. Wala, grabe ka. Nakatuwa naman. Okay, ma'am. Ano pahala? Magdola. Ay, shout out. Nagkataon pa ng business. Salamat po. Magkakasalhali, pakingan po sa biyake. Thank you, bye bye. Hi Mrs. Polska Pinay. Thank you for being patient to our situations today. Natiis mo yung mga lakad, init at pagod, pero salamat pa rin ng marami kasi natanggap mo ng buo yung ating sitwasyon. You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Tiis-tiis mo na ngayon na wala tayong sasakyan. Pero yaan mo, walang araw makabili din tayo ng kalabaw. Papasyal kita sa BGC gamit ang kalabaw. Someone as much as I
mas mabuti na yun kasi wala pang gasolina tayo. You are the dream that saved my life. You are the reason I survived. Diba, nature lovers tayo pareho. Nakatulong tayo sa climate change. Ayan, tulog na yung baby namin. Nagutom kasi sa kalalakad. Minsan matagal kasi yung taxi at grab. Kaya yun, medyo na-stress yata yung baby namin. Pati kami, tulog na tulog kasi sa pagod at sa stress. Sa wakas, nakakarating din kami sa aming paroroonan at nakabalik ng maayos, matiwasay at ligtas sa aming tahanan na tinutuloyan ng aking kapatid. Kaya yung baby namin na si Mishi ay talagang hanggang ngayon pagod pa. At siyempre kailangan naming sumakay ng jeep at nakatuwa na si Mrs. ay nag-i-enjoy din naman sumakay kahit na nakapanibago daw yung pag-abot-abot ng pareya sa mga pasahero na iabot din sa driver kasi wala kasi ito sa Poland, only in the Philippines. Pero nakakatuwa na experience yan din ito, itong klaseng transportasyon. At sa ngayon ay hindi pa naman masyadong traffic yung pag-uwi namin. Medyo na paaga yung pag-uwi namin pero siyempre gutom pa rin. Kaya naisipan namin ni Mrs. na mamalingki sana hamang medyo na paaga-aga yung pag-uwi namin mula sa aming mga transaksyon sa Kamaynilaan. At gusto namin na medyo makabili ng mga presko-preskong mga pagkain tulad nito, yung mga prutas, gulay at iba pa na makakatulong sa amin ng aming immune system. Hi, Mishi! Hi! Hello, say hi to Ate Misha. At panibagong araw na naman ang aming simulan ngayong araw na ito. At dahil nga nabitin kami sa aming pamamalingke o pag-grocery dito sa SM Santa Rosa, umulit kaming bumili ng mga ibang mga pangailangan, lalo na yung mga pagkaing masustansya tulad ng mga gulay, prutas at iba pa. Kaya si Mrs. tuwang-tuwa na maraming mga produkto na gusto niyang bilhin na nandito. Oh, hi! Doon kami ngayon sa Kinhason? Sa Manila Bay. Ayan, sa Muwa. So, hindi namin to first time kasi nung mag-shoota pa lang kami, mag-nobya, wala pa kaming mga junakis. Ngayon, meron na. Ay! So you remember this before? 2018, dito kami, pinasyal namin si Mrs. si Miss Joanna before. And then, gusto ko sanang pasakayin siya ng Bumblebee. Ayaw daw niya, gusto daw niya Ferris wheel. Ako naman, takot ako sa Ferris wheel, pero pinasakay ko, kaya lang wala kaming pera. But I had looks, I'm fear of the high. Ayan. So no problem. Ang hirap pang lakad kasi wala palang tricycle dito. Natatawa siya. Joke lang. Kaya samahan nyo kami guys na mag-pasyal sa aming CR. So, yung mga kamag-anak ni Jollibee, pinaghuhuli, ayan na. Yung mga kamag-anak ni Jollibee. So, guys, ano lang dito, walang entrance, pero may donation naman, 10,000 donation. Minimum donation, yeah. Ayan. You want training flying by the plane? Yeah, can be. With Misha? So, are you, honey? Or you take plane and you threaten to fly to Poland. Oh, so scary. Just record on my system. What do you want to do here? You want to go there? You want them? Ano to? 3 feet. Why? Not there. Maybe plane, Glenn. Ito ba siya? Ang maraming ano,
against all odds. Parang dito din. Okay na nga siya. Kaya mura din kay Hayag. Salamat! We hope to see you again! At ito na nga guys, natapos ang aming buong araw ng pamamasyal at talagang naabutan kami ng gabi. At least si Nisha at si Mrs. ay nai-enjoy naman. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mangamba. Shout out in your friends! In your friends! Makati na ko! Shout out in your friends! It's Misha's friends. Yeah. Hi, I'm good. Look, I got this. Hello, world. I'm gonna sing. Can you sing a song for your friends? Ooh.